hindi ka pa makahanap ng kadate dito. Aba, ewan ko na lang. Kasi tingnan mo ha, lahat na talaga tutulungan ka. So sa Kapitolyo ng Japan, ang Tokyo City Hall, ay gagawa sila ng program, ng application. Tutulungan nila ang lahat ng sambayan ng Hapon na nanirahan dito sa Japan na makipag-date. So, saan ka nangahanap ng ganyan? Gobyerno na mismo talaga, di ba? Nag-a-align na talaga mga Bitcoin para sa'yo. Kumbaga sila na yung magiging cupido para sa'yo, di ba? Isasalang mo na yung sarili mo para makipag-date at para makahanap ng jowa dito sa Japan. At maganda ba dito, naalala niyo yung sinabi ko last time, kung magsistay ka dito sa Japan, as long as nag-work ka, wala nang limit. Pwede ka na magstay hanggang dito ka na mamatay, ayos lang, or dito ka na magpamilya, ayos lang. Dahil sa drastic change ng mga kinakasal dito sa Japan, nung last 2022, 500,000 lang ang kinasal. At akala mo mababa na yon, nagulat pa sila dahil nung na following year, naging 400,000 na lang, more or less. Imagine, ang laki ng binaba ng mga nagpapakasal sa Japan, di ba? Kita nyo talaga parang, paano na ang Japan in the future? Wala nang baby, wala nang magtatrabaho, wala nang ikakasal. Puro sari-sarili na lang, di ba? So, ngayon, ginagawa ng action ng gobyerno yan. So, yung app na gagawin nila ay tatawaging Tokyo Futari Story. Ibig sabihin ng Futari ay dalawa, or kayong dalawa, story ninyong dalawa. So, parang medyo tunog Toy Story, di ba? So, ang gagawin doon ay magre-register kayo at maghahanap kayo ng kadate nyo, pero hindi ganun magiging kadali. Dahil, meron kayong mga pagdadaanan na screening para malaman talaga na kayo ay legit na naghahanap ng asawa. At sa tulong ng application na yon, gamit ang AI, powered by AI, makakahanap kayo ng mga potential matches ninyo based dun sa mga ideals nyo. So, sa initial registration nyo sa app na yan, kung gagamitin nyo ay kailangan mag-submit kayo ng valid ID, yung national ID nyo talaga dito sa Japan, para malaman nag-exist talaga kayong legit. Pangalawa naman, alamin din doon yung nature of work nyo, yung magkano yung kinikita ninyo. Siyempre, kasal na usapan, di ba? Mahalaga talagang pag-usapan ng pera. At siyempre, pangatlo, i-validate nila kung talagang ang purpose mo ay magpakasal. Dahil kung makipag-date-date lang, ganyan, parang hindi ka papasa sa ganun. Buti pong gumamit ka lang mga ibang other dating apps. Kasi ang purpose talaga nung dating app na gagawin ng gobyerno ay talagang ikasal kayo at magpakarami. Yun talaga ang purpose nung dating app. So once validated ka na, ang further na itatanong sa iron ay yung ideal partner mo. Yun yung pinaka-exciting part kasi syempre, dun ka na mag, dun, kumbaga sariling filter mo na yun. Gusto mo ba ng matangkad, maputi, singkit, matangos ilong, macho, guwapo, mga ganun, di ba? Yung mga ideal mo sa partner na, potential partner na gusto mo makasama habang buhay. Wow! Forever! So, once na ma-figure out mo na yung mga ideal partner mo, syempre, ilalagay mo rin doon kung magkano yung ideal na na sahod ng gusto mo pang asawa or nature of work niya. Although, hindi naman siguro may required na required doon. Pero, syempre nga, dahil nga usapan na ikasal, mahalaga talaga yung financial status natin. So, para makahanap ka talaga ng match, kailangan maging specific tayo doon sa mga gusto at sa mga hindi natin gusto. Ngayon naman, ngayon tapos ka na dun sa mga ganun, ay ihanap ka ng application na yon via AI, powered by AI, lagi lang sinasabi dito sa Japan eh. Gamit yung application na yon ay makahanap ka ng mga potential matches. So kapag nag-match kayo, pareho yung mga ideals nyo, pasok kayo dun sa mga standard na gusto nyo, mag-match kayo ngayon. At once na mag-match kayo, ay yung mismong app na Tokyo Futari Story, ang gagamitin nyo para mag-video call. So, siguro pwede lang kayong halimbawa, magpalit lang kayo ng details doon. Tapos, kapag nakuha nyo yung details, pwede na kayong mag-contact ng direct. So, hopefully, makakita ka ng partner mo ron, babae, lalaki, Japonesa, Brazil, Pinoy, kahit ano ba saan dito na nirahan sa Japan. At once na makakita ka ron, at maging successful kayo, mag-date kayo, humaba ang inyong pagsasama, ay magpapakasal kayo in the future. Hopefully! At yun yung goal na itong Tokyo Futari Story, ay kayo ay maging legal na kasal. Dahil once na makasal kayo, ang goal ay
humayo at magpakarami. Yun. So, yun na. Ready na ang Japan para sa inyo. Once magpakasal kayo, may nakahanda na silang cash na cash money, depende sa mga city kung saan ka nakatira yung amount na makukuha ninyo kapag nagpakasal kayo. Imagine ha, gobyerno yung mismo magsasabi, magpakasal kayo, bibigyan namin kayong pera. Imagine, hindi lang yun. Halimbawa, nakasal na kayo, may cash prize na. Parang nanalo na sa Huawei. Nakuha na kayo ng cash benefit sa pagpapakasal, meron pa kayong benefit sa pag-aanak. Meron kayong cash benefit and subsidy kapag may isa kayong anak. Depende pa rin yun by city. Ah. Pero kapag dalawa anak nyo, tataas pa yun. Magsiscale up pa yun depende sa number ng anak nyo. Pero sa ngayon, ang best sa batas nila, tatlo. Tatlo yung parang tataas yung ano benefit nyo. Tapos kapag fourth child na, parang yung basic minimum ano na lang, minimum subsidy na lang yung makukuha mo. So, ang best dyan, tatlong anak, okay na yun. Or, try mo lang, isa lang muna. Tingnan mo kung kaya mo yung mabayarin. Kung kaya, edi go for three. Actually, may mga sa politics nila, may mga hindi nag-agree dito sa ginawa nilang parang program about sa dating site. Pero, gusto kasi nila parang ang laki ng magiging budget dun eh. Ang gusto ng ibang politician, huwag nang gastosan yan. Gastosan na ibang bagay, ibang mahalagang project. Pero may mga nagpa-prioritize naman ng yung magiging future ng Japan, di ba? So anong tingin nyo ron? Anong opinion nyo ron? Gusto kong malaman. Type nyo dyan sa comment box. Pero para sa akin, alam nyo, parang kung bibigyan natin ng mas magandang workload yung mga trabahador dito, yung mas maayos na schedule, yung hindi patayan, kasi dito may may culture sila na parang magpapangmatay ka para sa work mo. Actually may term sila ron, almutan ko lang, parang ano, kiroshi, parang sa parang ang ibig sabihin ay namatay dahil sa overwork. May ganun silang term dito sa Japan. Grabing ka-intense yung trabaho dito. So kung aayusin nila siguro yung time, for sure naman, di ba? Maghahayo talaga at magpapakarami yung mga tao kung meron na silang time mag-relax at meron silang enough budget, di ba? Siguro, mas better na yun ang ano nila, i-prioritize kasi yung mga dating site na ganito. Parang band-aid kasi ginagawa nila. Pero ewan ko, opinion ko lang naman yun. So, yung opinion nyo, type nyo dyan para pag-usapan natin. So, kung naghihintay ka na naman ng sign, eto na ang sign mo, my friend. Pumunta ka na yung Japan. Step 1, pumunta ka na Japan, mag-apply ka na kahit anong work sa umpisa. Pangalawa, gamitin mo man o hindi yung Tokyo Futari Story na application, it's okay. Dahil once na magpakasal ka na, eventually mapag-date ka, magpakasal, ay makukuha mo pa rin yung cash prize. At pagkatapos nun, nagkaanak ka, makukuha mo pa rin yung cash prize para sa'yo. Lahat yon gagawin ng gobyerno para ikaw ay humayo at magpakasarap sa buhay dito sa Japan at magkaroon ng pamilya. Yun lang naman, win-win naman, di ba? Nagkaroon ka ng family dito sa Japan, syempre mahal mo na yung magiging family mo at tinutulungan ka ng gobyerno. Tutulungan mo na yung gobyerno in terms na magka-contribute ka sa society via your tax. At pag di ka magbayad ng tax, bye-bye, balik ka sa Pilipinas. So, yun lang. Init na init. Grabe ang summer dito sa Japan. Nasa beach pala ako ngayon. So, kung ano, kung mahilig kayo sa beach, ito na ang perfect time para mag-Japan. Lang, bye-bye!